GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. Narito na mga balitang dapat nating sama-samang saksihan. Manny Villar, Norinoy Aquino at Joseph Estrada. Paubos na ang allotted airtime para sa kanilang campaign ads sa dalawang pinakamalalaking network. Ayon sa grupong Pera at Politika. Sa gitna ng isyu ng limit sa mga campaign ads sa telebisyon, akap bata party list. Ginagamit na ba ng kampo ni Villar para malusutan ang limitasyon? Pangulo Arroyo, pwede magtalaga ng bagong Chief Justice ayon sa Korte Suprema. Pero grupong bantay Korte Suprema, Philippine Bar Association at baging ang mga kandidato sa pagkapangulo, maring tinutulan ang SC ruling. Presyo ng mantika sa ilang palengke, tumaas ng hanggang 4 na piso. Mga circus elephant, rumampa sa sentro ng Washington DC sa Amerika. Matapos masangkot sa kontrobersyal na isyu ng pambababae, Tiger Woods balik golf na uli. Halos paubos na ang nakalang airtime sa television campaign ads ni na Manny Villar, Noynoy Aquino at Joseph Estrada sa dalawang pinakamalaking network sa bansa. Ayon po yan sa grupong Pera at Politika, sa tindi na nga ng buhos ng mga kandidato sa mga TV ad, napapaikutan na kaya ng mga kandidato ang 120-minute limit sa mga TV ad? Saksi si Ivan Mayrina. Bilang larawang araw ng mga patalastas ng tatlong kandidatong pinakamalakas maglabas ng campaign ad sa dalawang pinakamalaking istasyon sa telebisyon, yan ay kung masusunod ang Fair Elections Act kung saan nakasaad na 120 minutes lang ang pwedeng ilabas sa TV ads ng isang national candidate sa kada istasyon ng telebisyon sa kabuuan ng 90-day campaign period. Pero sa unang buwan pa lamang ng kampanya, batay sa monitoring ng Pera at Politika, isang buklura ng mga organisasyon nagmamonitor sa campaign finance, lumalabas na paubos na ang allotted airtime ng tatlong kandidato sa dalawang pinakamalalaking network. Si Senador Manny Villar na may pinakamaraming ads, nakaka 102.75 minutes na sa GMA 7 at 100 minutes sa ABS-CBN. Ang survey top-notcher na si Noynoy Aquino naman, naka 88 minutes na sa GMA 7 at 95.5 minutes sa ABS-CBN. Ang pumapangatlo sa mga survey na si dating Pangulong Joseph Estrada, naka 65 minutes na sa GMA 7 at 77.5 minutes naman sa ABS-CBN. Pangapat naman si Senador Richard Gordon na naka 43 minutes sa GMA 7 at 52 minutes sa ABS-CBN. Si Brother Eddie Villanueva naman nakakalahating minuto ng campaign ad sa GMA 7. Ang ibang kandidato sa pagkapangulo hindi pa naglalabas ng TV ads mula nang opisyal na magsimula ang campaign period. Sa tindi ng buhos sa mga kandidato sa mga TV ads, paniwala ng Pera at Politika, posibleng napapaikutan na nila ang 120 minutes sa limit sa mga TV ads. Maaring magpalusot sila, halimbawa yung political party ang kanilang gamitin bilang ad buyer, o kaya mga party list group, as you've seen in the case of one party list group. Pero sana itong mga gaps sa batas na to, eh wag nilang abusuhin. I must admit that it's a quite tricky to answer the question one way or another. We need a very definite regulation from COMELEC to address this particular situation. The worry here is in the fact, is in the corruption of the party list system, because apparently some party lists are being created not so much to advocate minority interests or the underrepresented sector, but to get around the campaign finance laws. Una nang sinabi ng COMELEC Law Department, ang 120 minutes na nakalaan sa bawat national candidate ay hiwalay pa sa 120 minutes na nakalaan sa isang national political party.
Ayon naman sa media research group na Nielsen na sumusukat sa TV ratings, epektibo pa rin paraan ng telebisyon para maipaabot ang mensahe sa pinakamaraming tao. Ang bawat 1 ratings point ay may katumbas sa nanonood na 80,000 na household na ang bawat isa ay binubuo ng 5 tao. It would be like the same aspiration that would an instant noodle would have or a golf ball. It cuts across categories. Pero sa pagnanais na maabot ang pinakamaraming botante at kalaunay makuha ang pinakaasam na boto, may nalalabag na kaya mga batas ang mga kandidato. Hamon ang Perat Politika sa COMELEC, bantayang mabuti ang mga kandidato at baka mga mahalal, lumabag na pala sa mga election law. Dapat at the end of the game, he must have stayed within his spending limit, or he must not have exceeded the time allotment in terms of advertising, or both. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Halos magkatulad ang campaign ad ni Senator Manny Villar at ng AKAP Bata Party List. Kaya ang tanong ngayon, ginagamit nga ba ng kampo ni Villar ang AKAP Bata Party List para malusutan ang limitasyon sa TV ads? Narito ang report. Pangarap kong makatapos ng pag-aaral. Sana magkatrabaho ng mga magulang ko. Ito ang patalastas ng AKAP Bata Party List, isang child welfare party list group na tumatakbo sa party list elections ngayong Mayo. Halos walang pinagkaibang kanilang patalastas sa campaign ad ng standard bearer ng Nationalista Party na si Senador Manny Villar. Tingin ng grupong Perat Politika, isa ito sa mga pamamaraang ginagamit ng mga politiko para mapaikutan ang 120-minute limit sa TV ads. Apparently, some party lists are being created not so much to advocate minority interests or the underrepresented sector, but to get around the campaign finance laws. So it ties up also with the corruption of the whole party list system. If you have 23 million in ads, you don't seem to be that poor or marginalized. Mariin namang itinatanggi ng AKAP Bata Party List na kinakasangkapan sila ng kampo ni Villar para mapaikutan ang limitasyon sa TV ads. Wala raw kinalaman ng Partido Nasyonalista sa kanilang sektor. Gusto po namin makilala, kaya gusto po namin yung kanta yun. At tamang-tama nga po pinag-uusapan na ngayon. Gayunman sa kanilang account sa social networking site na Facebook, bukod sa nakasubscribe sila sa official fan page ni Villar, tila kabalintunaan ang kanilang paglalaan ng pondo sa mga political ad. Bago pa man kasi pumutok ang usapin, hinamon pa ng AKAP Bata Party List ang mga kandidato na imbis na ipangampanya ang kanilang pera, gamitin na lamang daw ito para tulungan na lamang ang mga mahihirap na bata. Partikular na nakasaal sa naturang Facebook note na imbis daw na maglaan ng milyon-milyon sa mga political advertisement ay hinihikayat nilang mga kandidato na pakain na lamang ang milyon-milyon ding nagugutom na bata. Ang kanilang isang 15-second television commercial daw kasi na nagkakahalaga ng 100,000 piso kaya nila magpakain ng 167 bata sa loob ng 6 na buwang daily feeding program. Sa pakikipag-usap sa telepono ng GMA News sa AKAP Bata, inako nila ang naturang Facebook account. Hindi malinaw ang mga pahayag ng kampo ni Villar kaugnay sa AKAP Bata. Pero giit ng marokong nasyonalista, wala raw silang ginagawa para lumihis o paikutan ang mga limitasyon na itinakda ng batas kaugnay sa pangampa niya. 30%. Basta kami ay hindi kami lalabag sa batas. Naintindihan namin yung aming ginagawang strategy at ang mga kalaban naman namin meron din strategy. Para sa saksi, Rida Reyes, nag-uulat. Samantala, nagsalita na ang Korte Suprema. Pwedeng magtalaga si Pangulong Arroyo ng papalit kay Chief Justice Renato Puno sa oras na magretiro siya sa May 17. Saksi si Chino Gaston. Nasa kamay na ni Pangulong Arroyo ang pagtatalaga ng panibagong Chief Justice ng kataas-taasang hukuman oras na magretiro si Chief Justice Renato Puno sa May 17. Sa desisyon ng Supreme Court, siyam na may estradong nagsabing hindi saklaw ng appointment ban pagpasok